Happy Sale, everyone! So yan, gagawin natin ng isa sa mga bagay na matagal ko nang pinapangarap talaga na gawin sa video. Okay, so sobrang naiingit ako talaga sa mga mukbangers. Okay, at ngayon, magkakaroon ako ng opportunity para maging isang mukbanger. Pero hindi siya normal na parang mukbang. Tsaka, hindi naman sobrang dami yung kakainin ko. Parang mukbang ba makatuturin nyo kapag hindi masyadong maraming kinakain? But anyway, so ito, magumukbang ako ng mano, ng pandesal. Okay, so talagang guys, ito ah, lumabas pa ako talaga para lang bumili nitong pandesal na to. Hindi ko na hinihintay yung naglalo ko kasi naiinip na ako, tsaka gusto ko nang kumain. Tsaka, pag hinihintay ko, nagigising na yung mga kasama ko dito sa bahay, at the same time, mag-iingay na sila. Tsaka yan nga, maingay na nga ngayon kasi mga tiktilaok na mga manok na naman. Walang katapos ang tiktilaok nila. But anyway, so simulan na natin to. So talagang 30 pesos worth ng pandesal yung binili ko. So hindi naman ano, tsaka isa pa parang okay din to para makalabas ako. So ayan, parang maganda pa maglakad kasi hindi pa masyado mainit. O hindi pa talaga mainit kasi umagang-umaga nga. So parang ngayon 5:55 pa lang ng umaga. Anyway, so itong pandesal na ito, hindi ko kakainin ng walang palaman. So ito pong hotdog na ito niluto ko pa kagabi. No, nakagabi. Kahapon actually. So breakfast ko to kahapon, hindi ko naubos. So nilagay ko naman to sa loob ng refrigerator para hindi naman siya mapanis. So ayan, yung ipapalamang ko. Ayan, and then meron pa siyang kasama. Ayan, so magnolia cheesy. Diba, ang sarap na parang ano. So ayan. Okay, so hindi lang naman ako ano, hindi naman ako magmumukbang lang dito at magpapakita sa inyo na kumakain ako. So meron lang akong gusto rin din i-discuss. Okay, na parang sa loobing ko lang about sa mga bagay-bagay ka. Sarap. Anyway. Ayun nga guys, so hindi naman nga lingit sa kaalaman ninyo o ng mga nakakakilala talaga sa akin sa Facebook, ganyan. Na namatayan nga kami. Pero hindi, namatayan kami ng tuta, ng aso. Okay, aso to be exact. Hindi siya tuta. So, sobra ako talagang ano, naapektuhan kami ng mga, ng pamilya ko, ng ano ko. Talagang iyakan kami ng iyakan. And then, syempre, pag ganun, is talagang dumadaan ka sa depression. Although, ganito guys ha. So, no offense sa mga tao na clinically diagnosed na meron silang depression. Kasi may mga alam ako ng mga tao o may mga ilan mga tao na parang ayaw nila na parang ginagamit yung word na depression o depressed loosely. Kasi feeling nila parang ayun daw mga taong depressed. Parang pati ba naman yun, diba? Pati ba naman yung parang ginigitip nila yung depression and all. Like, parang akalain mo na parang sino ba yung gustong ma-term na depressed, clinically depressed ka or what. But anyway, so ayun nga, kanya ko. So syempre malungkot, sobrang ano, iyak ako ng iyak at saka ano, until na malungkot pa rin, hindi pa rin kami totally nakaka-recover, pero ang gawin nyo, so don't talk with your mouth full, pero palang makakapagin. Pati pa nakaka-experience na rin talaga ako ng mga ganyan depression tsaka anxiety matagal na. Although as I mentioned nga, hindi naman ako clinically diagnosed, ibig sabihin hindi ako pumunta sa doktor. Walang doktor na diagnose sa akin na may depression ako o anxiety. Pero napapansin ko sa sarili ko na may mga times talaga na grabe talaga yung nararamdaman ko. Although hindi naman umabot sa punto na parang gusto kong magpatiwakal. Alam nyo yung mga gumagawa ng gawa ko lang masama yung sarili ko na parang magsaktan ko yung sarili ko or what. Na thankfully hindi naman umabot sa ganun. Pero talagang sabi ko, bakit ganyan? Parang lungkot-lungkot ko na wala naman akong dahilan para malungkot. Yung parang ganun yung nararamdaman ko. So yun, so I feel na siguro kung magpapatingin ako parang mas maganda na madadiagnose nga nila ako na okay, may anxiety ka, mayroon kang depression or what. Pero so far na mamanage ko naman at hindi naman siya yung sobrang tipong debilitating na hindi na ako makakilos, hindi na ako makapag-function dahil doon. So okay naman, so far so good. Siguro baka nga hindi naman din ako talaga depressed, more on parang kailangan na siguro ng parang, you know, ma-learn para mamanage ko yung aking nararamdaman in all. So maganda nga guys na ngayon mas open na tayo sa ganitong klaseng mga usapin. Kasi mga before, mga siguro mga 10 years back pa or what, pag ganyan na sinabi may depression ka or may anxiety ka, parang iisipin na baliw ka na or something ganun.
Again, no offense, okay? So, hindi ko sinasabi yun, yun ang opinion ng iba, na para pang tipong kapag may ganun ka, may sira ka na sa pag-iisip and all, na now, mas parang opening discussion natin to hold on, na nalalaman na natin na mali yung ganun klaseng paniniwala na mga may mga sikat na mga tao like si Brooke Shields, okay? Yung sa kanya naman is more on postpartum depression. So, yung postpartum is yung kunyari, kapapanganak mo pa lang. So, may something siguro, may chemical imbalance sa katawan mo, which leads you parang yun nga, magkaroon ka ng mga thoughts na hindi, na kung kailan mo yung sarili mo, tsaka yun ano, alam mo yung sarili mo, hindi mo dapat maiisip yung ganun. Okay, like yun nga, gusto niya sana saktan yung baby niya, ganun. May gagawin siyang masama sa sarili niya, tsaka sa baby niya. For some reason, di siya naging masaya nung nanganak siya and all. So, yun. So, na-discuss nga niya yun. And then, dahil nga naging open siya doon, nakahanap siya ng doktor, then nabigyan siya ng gamot, and then that helped her para makasurvive dun sa depression niya, dun sa postpartum na. Okay, but anyway, so going back, so yun nga, so, yun nga, malungkot ako, ganyan-ganyan. Before pa, meron na talaga akong ginoy na isang group, okay? So hindi ko na siguro babanggatin yung mismo pangalan ng group, pero yun nga, nandun na yung word na depression. So tungkol siya sa mga, or group siya para sa mga tao may anxiety, may depression, and all. So, para siguro makahanap sila ng support group din nila, okay, or yung mga taong bibigay sa kanila ng atensyon. Kasi guys, kapag depressed ka or ano ka, di ba maganda rin na nailalabas mo yon o yung iba, lalo na kung wala ka naman access sa isang therapist, okay, kung pwede kang makipag-usap or makapagbigay ng comment, o siguro makahanap ka ng kaibigan and all. So, ayun. So, yun nga yung, you know, nag-join ako din sa group na yun. Kasi at the same time, you know, para makapag-release din ako ng mga gusto kong i-release na mga anxiety, mga pwede ako mag-post na hindi parang magkasabi, ang nega mo naman, kasi talagang yun talagang purpose ng group na yun. Para maglabas nga ng negativity sa katawan mo. Not negative as in parang magagalit ka o mag-post ka ng mga toxic na something doon. Pero more on parang mga problema mo, nararamdaman mong kakaiba, ganyan. So, doon ka magbibigay ng iyong parang post na yun nga nararamdaman mo. And then, may mga magko-comment nga doon yung mga members ng group. So, ganito. So, nung nandun na nga ako, so, nung time na yun, napadaan ako sa, napadaan yung sa pin ko. So, inom ako ng chocolate. Okay. So, nung napadaan nga ako doon, yun, tamang-tama naman na dumadaan nga ako sa matinding depression nga dahil nga dun sa pagkamatay nga ni Malos. So yun, so comment ako dun. Tapos nakita ko may parang post yung isang administrator doon, admin. Okay. Na naghahanap nga doon sila ng admin na isa pa or siguro several ganyan. Para daw, you know, kasi ang ano kasi nila doon is parang yung mga admin more on task talaga sila na hindi naman required na bawat isa mag-comment pero as much as possible mag-comment sila dun sa mga post doon para, you know, ipakita nga doon sa mga nandoon na yun, may hindi nga sila nag-iisa, pwede silang magsabi ng mga problema nila at may tutugon sa kanila, ganyan. Ako naman, since vulnerable nga ako ng time na yun, at saka isa pa, gusto ko rin naman talagang tumulong, and I thought na maganda rin yun para at least mawala yung attention ko or yung parang focus ko doon sa sarili kong problema. Okay, na wala na akong magagawa kasi ano magagawa mo, namatay na nga si Malo, so wala naman kami magagawa na. Okay. So anyway, so pumayag ako or nagpresenta ako. Okay, ng tamang term. Nagpresenta ako na maging admin nga noong sa page na 'yon, ng group na 'yon, I mean. And then 'yun, tinanggap naman nila ako. So sabi nila, "The trial daw nila ako ng mga 1 week or something ganyan." Okay, sige, go. So inadila ako sa group chat nila and all. So 'yun. So ang task ko lang doon is mag-comment as much as possible sa mga post. Okay. Ito, kain muna ako. Mahirap siyang gawin. Okay, hindi siya mahirap mag-comment. Okay, madali mag-comment. Ang problema, anong i-comment mo doon? Okay, so again, gusto ko pong makatulong. Gusto kong ulitin yan. Yung purpose ko doon is makatulong. At siyempre, matulungan yung sarili ko para mawala yung atingin ko sa problema ko o yung parang pinagdadaanan ko at that point in time doon nga sa pagkawalangan ni Malos. Hindi siya madali at all. Hindi ko ma-imagine na sobra pa lang kapag nagbabad ka pala doon, medyo parang madidepress ka rin pala.
Sorry, natatawa ko, pero sobrang ano, na-culture shock pa si ako ng kaunti, nung Barry's Life. So, paano na ba naman, guys? Okay, unang-unang nakita ko doon. Ang problema ng babaeng yun, na nag-post, is, meron daw siyang anak. Nasa Amerika to, usually mga nandun pala sa taga-Amerika or taga-ibang bansa, iba sa either Canada o Amerika, yung mga ganyan. So, bihira yung nakikita ko mga Pilipino doon. Or Asian for that matter. So, meron daw doon, may isang babae na, meron daw siyang dalawang maliliit na anak, buntis daw siya. Ini-evict na daw sila, okay, ng kanilang landlord. Dead of winter doon, so ibig sabihin taglamig, nagigiyelo. Wala daw siyang kapera-pera, parang may pera lang yata siya, hindi siya sapat para makapagbayad nga siya. So, ini-evict na nga daw siya. Yung tatay daw niya, wala siyang relationship, okay, never daw siyang tinulungan ever since. Wala pa, yung nani naman niya, nasa nursing home. Okay, wala daw yung asawa niya, siguro nasa kulungan yata or something sa pagkakaalala ko. Okay, so ibig sabihin talagang parang napaka-desperate ng situation nila. Pero ang ganito yon, so may twist pa doon. So parang nangihingi siya na parang tulong na ganyan. So in a way, so yes, nakakaawa naman talaga. Okay, so dapat talagang kung makakatulong ka, syempre gusto mong tumulong, ganyan. Pero bawal kasi yon, bawal doon sa group na yon yung ganyan, yung humingi ng pera. Okay, kasi nga parang malay naman namin kung scammer ka o kung totoo talaga yung mga sinasabi mo and all. At saka yun, siguro may mga experiences na rin sila before na may ganyan na parang scammer lang din pala, hindi man pala totoo. So ayun na, so binura yung post na yun. Pero still napakabigat siya sa kalooban. Ano yung sabi ko, okay, so paano mangyayari dito? Maliit pa, parang 6 years old daw yung isa, tapos isa 4 years old, tapos buntis pa siya. Hindi daw niya lang sa bubunsa. Pero nakita ko naman, nag-comment yung pumunta siya sa simbahan. O kaya sa social welfare o ganyan. Sa shelter. Okay, but I don't know kung ano nang nangyari doon kasi binura na nga. Okay. Tapos marami doon yung parang tipong yung humihingi sila ng prayers na ako ginagawa ko rin naman yun. So kasi nung kamakailan nga, naghingi nga rin ako ng prayers para sa mga, makasurvive nga si Barbie. Okay, pero yung sa kanya naman, okay, yung parang anak daw niya is, tawag nito, nagkakaroon nga daw ng parang attack na siguro parang may, yun yung may depression din. Tapos yun, nagkaroon na rin siya ng depression. Na parang hindi daw niya alam, wala daw siyang suporta, ganyan, na tatanggap. So please, kasi parang yung anak daw niya is parang sinasaktan daw siya. Parang pang ganun tipo. Tapos meron din daw, parang iiwan daw siya ng asawa niya for 10 years na parang for after daw ng 10 years na pagkasama nila, iiwan na daw siya, nabuntis pa siya. Okay. So guys, okay. So madalit sabi, I try to comment as much as I can. So comment dito. Siyempre, nagbibigay ako ng inspiring words, yung ganyan na, oh, kaya mo yan. Siyempre, English. Pero yung mga tipong mga message na, you can do it, yung I hope you survive, ganyan-ganyan. Pero guys, hindi mo talaga makakayanan kasi parang in a way, nakakatulong din siya sa akin kasi lalo na sa akin kasi nga nung time na yun, di ba, may dinadala nga akong problema. So doon ko talaga malalam na sa yung nakakatulong yung sinasabi nila na may mga tao pang mas mabigat yung problema sa'yo. Okay, yung talagang doon mo malalaman na talaga na okay, feeling mo napakamalas mo na parang down na down ka. May tao pang mas down sa'yo at saka mas parang feeling may pinagdadaanan talaga na hindi maganda. So yun ang hayo. Okay. Pero guys, hindi ko talaga kinaya. I'm so sorry. So eventually, nag-message sa akin yung admin. Sabi niya sa akin is parang interesado pa rin ba ako maging admin kasi parang binabantayan kasi nila yung mga comments ko. Ibig sabihin parang binibilang nila, oh, ito na yung na-comment ni ganito. Ganyan. So nakaganito na siyang dami ng comments. Pero hindi ko. Nagpaka-honest ako. Ako kasi yung tao na, tipo ng tao na ayoko yung nag-fail. Parang as much as possible, parang kakayanin at kakayanin ko. Kunyari, kapag ganyan may challenge sa akin, or sinichallenge ko yung sarili ko, ganyan, okay, I'll do my best pa rin, ganyan. Kumbaga, hindi ako susuko. Pero nung time na yun, okay, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sabi ko, yes, siguro mag-ano na lang ko, comment-comment na lang ako as a member. Hindi yata, hindi ko kaya maging isang admin. Guys, talagang hindi talaga siya biro, okay? Hindi talaga siya biro, talagang, alam niyo yun, siguro kung mayroon kayong kaibigan nga na mayroon pala, for some reason, parang palagi siyang minamalas yung
pinagsaklo ba ng langit at lupa o yung buhay parang teleserye, yung parang yung buhay niya lang pwede na maging pang maalaala mo kaya, okay, na ikaw gusto mo naman tumulong, gusto mo naman maging soundboard niya na ganyan, pero kung siguro sunod-sunod, like araw-araw gagawin mo yun, na ikaw yung palaging, oh bes, ano, iniwan ako ng anong pinaloko ng asawa ko, hindi na niya siya nabibigay ng sweldo sa akin, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambayad ng renta namin sa bahay, papaalisin na kami, wala kami makain, may sakit pa si Junior, ganyan. Oh my God, parang siguro, although yes, nandun ka bilang kaibigan, syempre tutulong ka as much as possible, pero dumarating din yung point na para bang, you know, yung problema niya parang nasasalo mo na rin. And then, although yes, ang purpose mo is pa bilang kaibigan ay parang kunin yung konting sakit na nararamdaman niya din siguro, parang saluhin yun and then all. Pero, ang bigat din kasi buti sana kung parang nasa good headspace ka. So, in a way, nagkaroon ako ng realization. Okay, so, ang haba-haba, diba? Na yes, gusto kong tumulong. Pero siguro hindi ako yung tamang tao na, you know, magbabad sa ganun. Kasi feeling ko, kung pinush ko pa yon, parang nagpatuloy pa rin ako sa pag-comment-comment dun o pagnanatili dun sa group na yon ng matagal. Although member pa rin ako dun na, pero bala ko pa rin mag-comment. Sabi ko na. Baka mabaliw ako. Kasi guys, ang hirap talaga. Sobrang kakaiba. Tsaka, yun pa, isa pa pala. Ang members nila doon, usually talaga mga clinically diagnosed, may uminom sila ng mga gamot para sa depression. Kasi sabi ko, okay, parang nagkatanong sila na, o kumusta yung may ganitong gumagamit ako ng, kunyari ng Adderall, ganyan. Ako naman nga. Sabi ko, aha, ano yun? Sabi ko, hindi ko alam. Yung pala gamot pala yun sa depression. Tapos ibibigyan pa sila ng tips, oh, ganito yung epekto nito, ganyan, ganyan. So, syempre hindi ako makarelate doon kasi hindi naman ako umiinom ng gamot para sa depression. Pero yun nga, parang ganun nga yung culture doon. So, ang masasabi ko lang dyan sa mga tao pong mga nag-join sa mga groups is, sa akin naman, hindi naman siya totally negative ha, yung ganun. Pero mag-ingat-ingating kayo, okay, sa mga join-in nyo. Kasi parang feeling ko, kunyari masyadong vulnerable yung tao doon, yung parang, paano ba yung sasabihin ko, yung parang madali siyang ma-impluensyahan and all. Baka, you know, baka imbis na okay ka, ano ka, wala kang problema sa depression nga, okay yung ano, wala kang anxiety, eh baka ma-develop yun at magkaroon ka. Oh my God. Kaya masasabi ko rin sa inyo, kung nyari may ganun po kayong nararamdaman, may problema kayo, huwag din yung itago, huwag yung parang sariliin, kasi yun, tinatago na sinasarili nila until the point na parang hindi na nila kaya. Minsan nakakaisip na silang gumawa ng masama at alam nyo na yun kung anong ibig kong sabihin. So yung kikilin nila yung sarili nilang buhay na hindi na tama, okay? Kung ano pa man yung problema mong yan, okay? Kung sabihin natin na okay, yun nga, may problema ka sa pinansyal, iniwan ka ng boyfriend mo, asawa mo, natanggal ka sa trabaho, okay, may usually solusyon naman yun eh. Okay, yung sabi nila, pera lang yan. Okay, yes, maaaring nasa mahirap ang sitwasyon mo ngayon, pero hindi naman siguro habang buhay, ganyan, diba? So, makakahanap ka rin naman siguro ng trabaho. Okay, so kung siguro kung may problema ka sa pinansyal, kung makamahanap ka ng taong pwedeng magpautang sa'yo sandali, di bayaran mo na lang. Kumilos-kilos ka rin, syempre, maghanap ka ng trabaho, ayan, mag-ipong ka, o kung ano man. Kumbaga parang there's always a way. Okay, ganito yon. Okay, kasi yung iba parang dito justify nila yung mga tao nagpapatiwakal na parang hindi mo kasi alam yung pinagdadaanan niya kaya nasasabi mo yung mga ganyan parang oh yes, nandun na nga ako, hindi ko nga pinagdaanan yung mga problema niya, hindi naman tayo pare-pareho na problema, di ba? Okay, pero guys, parang hindi tayo yata tama na parang justify mo na parang okay na hindi pa sa point na sinisisi mo yung tao para bang nagpakatiwakal na nga tapos parang idadawin mo palalo yung kanyang memory or what. Ang inaano lang natin dun is parang hindi nga talaga siya tama, okay? Hindi siya tamang gawin. Hindi ko talaga makita yung sense para gawin yun, okay? So kasi nga, sabi ko nga is hanggat may buhay, may pag-asa. Yung iba nga, yun, may mga sakit, gusto nilang madugtungan pa yung buhay nila. Kasi nga, ang dami pa nilang gustong gawin. Ikaw na healthy ka naman kung tutuusin, siguro, okay? Yung mga nagpapatumakal, ano naman, masigli naman ang katawan mo.
Tapos ang reason mo is, you know, yung may boyfriend ka, iniwang ka, yung hindi mo kaya maboy. Okay, yung mga yun ang kiniinisan ko sa lahat, yung mga nagpapatiwakal dahil sa iniwan sila ng boyfriend nila, ng asawa nila, kung sino pa man. Okay, hindi nyo natatapos ang buhay, nabuhay ka nang wala siya, mabubuhay ka nang nawala siya ulit. Okay, ibig sabihin yung parang bago ka na, bago kayo nagkita, okay ka naman siguro, o kung hindi man okay, nabubuhay ka naman, so bakit hindi mo yung gagawin ulit ngayon na wala na siya? Sa kanya ba natatapos yung mundo? Sa kanya ba natatapos yung buhay mo? Hindi naman siguro. Hindi ako nagagali dun sa iba na parabang tipong ano, yung parabang wag daw ano, wag daw i-judge, ganyan, ganyan. Mahirap eh. Okay, hindi ko, okay, ginawin ko yun. Hindi ko sinasabing i-judge yun yung taong nagpakamali, pero again, do not justify yung pagpapakamatay nila. Kasi wala akong nakikitang dahilan o kaya reason, magandang reason kung bakit mo gagawin yun. Okay, kahit sabihin pa natin na okay, napakabigat ng problema niya, wala pong problema na ang solusyon ay magpakamatay ka. Okay, sige, ipuntihin ko na ganyan. Okay, so ano pong magagawa nun? Okay, matatapos na yung problema mo. Sige, sabihin natin na matatahimik ka na. No, okay, so unless, okay, ganito kasi yun ang opinion ko. Siyempre, iba tayong paniniwala. Yung iba, hindi naman naniniwala sa Diyos, hindi naman naniniwala na may buhay pa after ng this one, okay, na pagkamatay natin from this world. Pero, kung ano pa man, paano yung mga iniwan mo? Okay? Paano yung mga iniwan mo? Hindi ka ba naaawa sa kanila? May magulang ka siguro, may mga may care po sa kahit siguro isa o dalawa. O kahit sino man nawala, di ba naging nakakapanghinayang? Parang yun o, kunyari, okay pa naman, kunyari, isang gamit na okay pa naman, mapapakinabangan pa naman, pero tinapon mo ng walang dahilan. Okay? So bakit? Ganun yung parang feeling ko, parang waste. Such a waste, okay? Na ang dami mo pang pwedeng gawin. Kung hindi ka pang pwedeng mabuhay para sa sarili mo, bakit hindi mo mabuhay para sa iba? Gamitin mo yung natitira mong lakas, yung ano para, you know, makatulong sa ibang tao, para mag-spread ng goodness dito sa mundo. Kasi, yun, di ba? Para kasi yung iba, nag-focus lang talaga sila sa problema nila na hindi na sila nakahanap ng solusyon. Solusyon na talagang constructive na hindi destructive na i-destroy nga nila yung buhay nila. So, yun lang yung parang opinion ko regarding that. Sobrang nakakalungkot lang talaga na some people, okay, at yes, okay, so come at me kung magagali kayo. They took the easy way out. Okay, I'm so sorry. Yun po talaga yung tingin ko doon. So, parang feeling nila na parang yung mapapadali na lang kung gagawin nila to. Ngayon, okay, I understand na may mga ibang mga tao na may mga sakit nga. Gaya nga na nauna natin, may mga depression nga sila. Clinically depressed sila. Ibig sabihin, meron talaga silang mga sakit na na-diagnose ng doktor, ng psychologist, ng psychiatrist, na meron nga sila. Okay, so kapag ganun, I don't know ha, siyempre hindi ko pa naman naranasan to totally, although nakakaramdam ako, pero hindi naman umabot sa puto pa na ganun. Okay, pero if ever, di ba dapat siguro at least may intervention yung mga tao sa paligid mo, okay, ayan. At the same time, dapat ikaw din mismo kung konting ano, wish sa sarili mo na gumawa ka ng paraan para na hindi mo magawa yung bagay na yun. Like, i-commit mo yung sarili mo sa isang psychiatric clinic, ganyan. Gaya nga nang nangyari dun sa isang beauty queen, yung si Miss USA, si Chesley Christ. Okay. So, recently nga, napabalita nga yung kanyang pagkamatay dahil nga sa tumalon nga siya mula sa building. Napakabata pa niya, napakaganda. Okay, so talaga nag-host pa siya nung nakaraang Miss Universe. Okay, so yun, sayang na sayang talaga. So yun, sabi naman ng mga kakilala niya, malalapit sa kanya, talagang meron na talaga siyang before pa na sakit. Yun nga, mayroon nga siyang clinical depression. Okay, or yung parang ganyan. So sayang, okay diba? Kasi kung titingnan siya, napakarami niya pang pwedeng gawin, napakabata niya pa. Okay, so yung hosting gig niya, okay naman siya maging host. Ay, naku.
Kaya guys, ito yung masasabi ko sa inyo. Okay, kapag may problema po kayo, meron po kayong nararanasan na ganyan, huwag niyo pong sarilinin. Huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong. Okay, lalo-lalo kung may kakayahan naman kayo lumapit sa isang psychiatrist, psychologist. Okay, so yun, lapit na lang po kayo doon. Huwag po kayong may ano, kung mahiya. And then kung wala naman, so mga kaibigan nyo, ganyan, humanag kayo ng mabuting kaibigan na papagsasabihan ninyo and all. Kasi huwag yung anuhin, kasi yung ganyan, o lalo na yung ganito na sa kaso nga ni Chesley, siguro mag-isa lang siyang naninirahan. So dapat yung mga ganun, hindi yung naiiwan na mag-isa. Yung may mga ganyan sakit, as much as possible, may kasama sila palagi. Lalo na kung may tendency pala sila na mag, you know, naari silang magpatiwakal. Okay. So, very, very sad. Again, hindi ko po sa sinisisi yun, pero mahirap din eh, kasi parang dapat, you know, yung parang there's always that, what if, okay, what if ito yung ginawa or what? Na init siya, parang kakabali. Pero, okay. Masasabi ko lang doon, guys, okay, so, as much as possible, find a support group. Okay, lalo-lalo na if you're aware naman of the circumstances about your health, mental health, ganyan. At saka pangalagahan po natin yung ating mental health. Yung iba kasi para bang hindi natin alam na meron na palang something sa ating. Kunyari, yun nga, trabaho lang tayo ng trabaho. Okay, masyado tayo nagkukukos. Yung parabang napipressure na tayo at pas biglang na lang tayo mag-i-snap. Okay, so minsan napapasama rin yung gano'n na, you know, biglang na lang nagwawala. Kaya nakakita parabang nagsigaw na gano'n ano nangyari sa kanya. So ayun, kasi yung pala hindi niya na nakayanan. So, yun, mag-ingat din tayo. Minsan parang iniisip natin na, di ba yan, okay lang ako, magkatrabaho lang ako, ganyan, hindi ko na kailangan ng bakasyon. No, pilitin mo yung sarili mo magbakasyon. Remember, may limitasyon din yung katawan natin, yung pag-iisip natin. Kapag napuno, kapag napabayaan, inabuso, pwede talaga natin itong ikasawi o pwede talagang mapunta sa hindi maganda yung mga pangyayari. Okay? So, anyway, ano mga mukbang ito, hindi naman ako masyado nakakain. Sige, tapusin ko na yung pagkain ko. So, I guess yun na lang yung mga masasabi ko regarding yan. So, sana may nakuha kayo kahit konting sense mula sa mga pinagsabi ko. So, parang rambling lang ang ginawa ko. But anyway, ganun naman talaga yung purpose ko dito sa channel na to. Rumble, mga challenges and all. But anyway. So, yun lang guys. So, I hope na nag-enjoy kayo kahit paano. Sige, ako i-enjoyin ko lang din tong pandesal. Tsaka yung hotdog ko, tsaka chocolate drink. Okay, so ayun, sa susunod muli, abisala!